mga paksinang bahay. Ang menu for natin for today ay beef bourguignon, my own version. Una po natin gagawin ay pinipirito ko po ang ating beef. Yan po ang ating first step po. Ang ginamit ko po dito ay tenderloin para malambot. Masarap pag linagyan natin ng sauce. Ayan, babaliktarin na po natin ang ating pinipirito. Kailangan po natin siyang ipirito para medyo maging brown ang ating karne. At maganda ang kanyang texture pag linagyan natin ng sauce. Yan po, nag-brown siya dahil napirito. Yan, nag-brown po siya. Hindi na red na red kagaya kanina. Ganda po sa part ng baka yung tenderloin. Masarap at madaling lumambot. Next, lalagay na po natin ang iba pa. Ito pang baka. Ito po siya, oh. Konting nyo lang po sa pagpipirito. Pagkakasahin ko na po dito, konti na lang naman. Okay. Yan, pipirito lang po natin hanggang matapos. Po natin sinipirito ang ating baka, pwede na po natin igisamo na sa bato. Habang naghihintay po tayo, igisamo na natin ang ating mushroom button. Igisamo po natin ang ating mushroom button. Ako po siya sa bago. Brown na po ang ating beef tenderloin. Pwede na po natin siyang alisin sa kawan. Pagkatapos, isunod po natin ipirito yung ating mga patatas at carrots. Yan. Yan po ang tura ng ating napiritong beef tenderloin. Next ay ang ating patatas at carrots. Sabay na po natin siyang fry.
i-fry lang po natin. Sabay na din po natin ang ating maliliit na sibuyas. Pirituhin lang po natin hanggang lumambot ng konti. Okay, ito po ang ating mushroom. Lagyan po natin siya ng paminta. Sarap ng mushroom. Butter with paminta. Tsaka konta pinch of salt. Mga konti lang pong salt. Mga half teaspoon na salt. Para magkalasa lang ang ating mushroom. Pwede natin natin pagpirituin ang ating bell pepper. Okay na po ang ating mushroom. Pag napirito na po yung ating mga patatas, ihahalo na lang po natin siya dun. Okay na po siya. Ready to mix na po siya sa ating potato at carrots. Medyo napipirito na po yung carrots. Pwede na natin ilagay ang ating sibuyas at bawang. Salang po natin ng konti ang ating sibuyas at bawang. Isa-isa lang po natin ang ating sibuyas at bawang. Tapos po natin nabisa-bisa, pwede na natin ilagay ang ating thyme. Ito po yung thyme. Mga konti lang pong thyme na pampalasa. Half teaspoon. Tapos ilagay na din po natin ang ating beef cubes. Ang ating pampalasa sa ating sauce. Tapos, isipag na rin po natin ang tomato paste. Mga 2 tablespoons. Walang sukat-sukat. Sanay na po kasi sa pagluluto. Tatatsyahan na po yung sukat. Araw-araw po, ito na lang ang ginawa ko, nagluluto. Kaya, tansya-tansya na lang yung sukat. Pagkatapos po ng ating tomato paste, pwede na natin isunod ang ating wine. Ating sunod ang ating red wine. Ginamit ko po ay Carlo Rossi red wine. Red wine Carlo Rossi. Naglagay po tayo ng half of red wine. Tapos po ng ating red wine. Lagay na natin ang ating bay leaf.
pwede na po natin ihalo yun ng ating dip. Para lalambot siya ng konti. Yan, malapit na po siyang maluto. Lagyan natin ng konting toyo, mga 1 teaspoon lang ng toyo. Tapos pwede po natin siyang sabawan ng konti sa ating pinagtirituhan ng baka. Yan, ang ganda po. Ang ganda-ganda po niya, oh. Pwede na nating mix ang ating mga mushroom. Buttered mushroom. Malasa. Tapos, ang final touch po niya, lalagay natin yung dahon ng sibuyas. Okay na po ang ating masarap na recipe for today. Ito po ang ating gulang for lunch. Okay na po siya. Ganda. Hello po, good evening mga kakusinang bahay. Magluluto po tayo ngayon ng odeng Korean soup. Lalagay na po natin ng tubig sa ating lutuan. Mga 2 cups of water po. Sasabay na po natin ng ating dilis. Pakukuluin lang po natin ng ating dilis. Sasabay na din po natin ng ating mga pampalasa. Garlic. Onion. At ang ating asin. Pakukuluin lang po natin hanggang tumanggap ng lasa. Mga 5 minutes po siguro. Okay na yun. Ayan, kumulo na pong mabuti ang ating dilis. Kasama ng bawang at sibuyas. Pwede na po nating alisin yung mga ingredients. Aalisin na po natin yung mga ingredients. Ayan po, tinanggal natin yung dilis, sibuyas, at saka yung bawang. Sabaw na lang po yung natitira.
Tinanggal po natin. Pagkatapos po, pwede na natin ilagay yung isang kutsarang soy sauce. Isang kutsara lang pong soy sauce, pampakulay lang sa ating sabaw. Ito po, konti lang po kasi may alat na din yung sabaw natin. Para maganda lang yung consistency ng ating sabaw. Pwede na po natin ilagay yung ating mga fish cake. Ilagay na po natin yung ating mga fish cake. Pakukuluin po natin. Pinili ko po ito sa Korean Country. Una ka pong natikman ng dishes na ito sa Korean Country. Yan po, pakukuluin lang po natin siya ng 5 minutes. Tatakpan po natin siya. Yan, kumulo na po ang ating fish cake. Lalagyan ko po siya ng Knorr cubes para malasa ang ating sabaw. Mga kalahati pong Knorr cubes. Tapos, ilalagay ko na po yung dahon ng sibuyas. Onion dips. Tapos, lalagyan ko din po ng sili. Chili. Para maanghang. Para may anghang siya. Yan, okay na po ang ating Korean soup. Odeng. Korean soup odeng. Una ko pong natikman ito, nasarapan ako kaya gumawa ako ngayon. Okay na po siya. Ready to eat na po. Ready to serve. Ayan, luto na po ang ating fish cake. Sasabawan po natin ang ating odeng. Nilagyan ko po siya ng sili para maanghang. Ayan, ready na po. Ready na po ang ating fish cake.
Hello po, mga kakusinang bahay. Magluluto po tayo ngayon ng maya-maya. Malinis na po ito na bili ko sa palengke. Pero bago po natin siya i-steam, buhusan muna natin ng mainit na tubig para maalis yung lansa. Pampalis po ng lansa, mainit na tubig. Bago po natin i-steam para masarap siya. Yan, binanglian po siya ng mainit na tubig para maalis ang lansa niya. Yan, malinis na po siya. At yung puti na yung pinagugasan. Okay, ready to steam na po. Gagawin na po natin ng ating mga recado. Gagawa po tayo ngayon ng ating black bean sauce. Ito po ang ginamit ko. Ito pong ating black bean sauce ilalagay natin sa blender. Be-blender po natin siya. Black bean sauce. Yan po ang ginamit ko. Hahaluan po natin ng bawang ang ating black bean sauce. Haluan natin ng bawang. Bawang, lalagay natin ng bawang. Tapos po, ilalagay natin yung kalahati ng ating luya. Yung kalahati po ay gagamitin natin pan-toppings mamayang tapos ng naluto. Kalahati lang po ang i-be-blender natin. Ito po. Tapos, ihalo na po natin ang ating sesame oil at saka oil na ordinary. Isang kutsarang oil na ordinary at saka half teaspoon of sesame oil. Nilagyan ko din po ng cooking wine pampablend sa ating sauce, black bean sauce. Lalagyan ko din po ng tengang daga. Bababad po muna sa tubig. Pag nababad na po, pwede na nating ilagay sa ating blender para kasama nating i-blend. Ayan, nababad na po ang ating tengang daga. Sama natin sa ating i-be-blender na black beans. Lalagyan din po natin ng spices. Rosemary, dry rosemary leaves. Magiging authentic po ang ating recipe dahil sa kanyang mga herbs na ingredients. Lalagyan din po natin ng thyme leaves, half teaspoon of thyme leaves. Yan, ready for blender na po siya. Be-blend na po natin sa ating blender. Yan, naging malapot na po ang ating sauce. Na-blender na siya. Yan po siya, na-blender na. Tatabi muna po natin. Prepare muna natin ang ating isda. Chop-chop po natin ang ating luya. Para pang toppings natin sa ibabaw ng ating isda. Chop po natin ng pahabang maliliit. Pampaalis na lansa sa ating isda.
ready na po siya. Chachap din po natin ang ating sili. Chop po natin ng pabilog. Pampabango sa ating isda. Maanghang po yung ating isda niyan. Manamis-namis na maanghang kanyang sauce. Yan, tapos na po siyang na-chop. Next na gagawin natin ay preparation ng ating isda. Lalagay na po natin sa tray ang ating isda. Sa ilalim po ng tray, ilalagay natin ang lemongrass. Yan, lemongrass sa ating ilalim ng tray. Tapos, ipapatong na po natin ang ating isda. Sa gitna po ng isda, lalagyan natin ng lemongrass. Lalagyan natin ng lemongrass yung gitna. Tsaka, konting luya. Pampaalis na lansa. Tsaka konting green chili. Tapos ibuhos na po natin ang ating na blender na sauce. Buhos na po natin sa ibabaw ng ating isda. Very authentic po ang recipe nito dahil sa kanyang flavor. Ginamit po natin na yung mga herbs. Herbs and spices po ang kanyang flavor. Kaya very authentic ang lasa. Yan po yung ating binlender na black beans na nilagyan natin ng mga iba't ibang spices. Yan. Ready to steam na po siya niyan. Lalagay natin sa babaw yung luya. Luya at saka sili. Yan, pwede na po natin siyang isalang. Okay, for steam na po ang ating isda. Ang ating maya-maya. Ang ating pambansang isda. Maya-maya. Next po, gagawin muna natin ang ating sauce. Soy sauce na ilalagay pag naluto ng ating isda. Toyo po, 3 kutsarang toyo. 1 teaspoon of sugar. Hahaluin lang po ito. Sa konting tubig. Pakukuluin din po natin itong spanyang sauce. Ibubuhos natin sa isda pag naluto na. Pakukuluin po natin ito. Okay, sasalang na po natin ang ating isda. I-steam na po natin ang ating isda. Ating maya-maya. Hindi magkasya ang buntot ng isda. Yan, steam na po natin dyan. Takpan po natin ng mga 10 minutes. Tapos na po yan.
Tignan na po natin ang ating steam na isda. Yan na po ang ating steam na isda. Pwede na po natin buhos ang ating ginawang soy sauce. Yan, ready to serve na po siya. Luto na po siya, ready to serve na. Hello po, welcome po sa ating kusinang bahay. Ang recipe po natin for today ay Spanish style bangus in olive oil. Para po siyang Spanish style sardines, pero siya po ay gawa sa bangus. Umpisahin na po natin. Una po, ilalagay natin sa ating slow cooker ang press bangus. Yan po ang ating press bangus. Lalagay po natin sa ating slow cooker. Gagamit po ako ng slow cooker. Pwede din po yung pressure cooker kung wala kayong slow cooker. Susubukan ko po siya kung lalambot pati yung tinik niya. Pagkatapos po ng bangus, pwede na natin ilagay ang ating olive oil. 1 cup of olive oil. Pwede po ninyong dagdagan kung ipipreserve nyo yung bangus nyo. Pero kami po, kakainin na namin mamayang gabi, kaya okay na yung 1 cup of olive oil. Pagkatapos po ng olive oil, ilalagay na natin ang ating carrots. Tapos bawang, marami pong bawang para maraming vitamins. Pagkatapos po ng bawang, yung ating chili, fresh chili. Yan, ganyan lang po kadali. Pagkatapos po niyan, lalagyan din po natin ng pickles, yung pasarap na pickles. Man po naluluto, maganda ng itsura niya, oh. Nakakagana ng tingnan. Ganda ng itsura. Pagkatapos po ng pickles, lalagyan din natin ng half lemon. Squeeze po natin yung half lemon. Okay, after that, lalagyan din natin ng paminta. 1 teaspoon of paminta. Ground pepper. Tapos, lalagyan din po natin ng sugar, brown sugar. 1 teaspoon of brown sugar.
pampablend lang po ng lasa. Tapos ng brown sugar, lalagyan din natin ng paprika. 1 teaspoon of paprika. Pampapreserve ng lasa. Tapos ng paprika, lalagyan din po natin ng asin. Asin. 3 tablespoons of asin, salt. 3 tablespoons of salt. Tapos po ng salt, lalagyan din natin ng cinnamon bar. Pampabango po sa ating bangus flavoring. Cinnamon bar. Last ingredients po natin, chili flakes. Lalagyan din po natin ng 1 tablespoon of chili flakes. Chili flakes po. Yan. Okay na po ang ating bangus. Okay na po siya. I-slow cooker na po natin siya ng siguro po 3 hours pwede na siya malambot na, pero mas maganda po kung tatagalan ng konti. Kung 6 hours, okay po siguro, pati yung tinik niya makakain muna. Sasalang na po natin sa ating slow cooker ang ating Spanish style bangus para po siyang Spanish style sardines. Ayan po, sinalang ko na po siya sa ating slow cooker. Pabalikan po natin siya after 4 hours. Naka-slow cooker na po siya. Ayan, tignan na po natin ang ating Spanish styled bangus. Nagawa sa bangus. Parang Spanish styled sardines po. Ayan, sobra pong lambot niya. Lalagay na po natin dito sa ating lalagyan. Ganda po ng kulay niya. Kulay black po kasi yung pot ko, kaya hindi gaano kita. Yan ang ating Spanish style. Ito siya. Ganda-ganda niya. Sobrang lambot po. Makakain niyo po pati yung tinik niya. Sarap po niya. Amoy na amoy yung kanyang aroma. Yung kanyang pickles at saka yung nilagay natin cinnamon bar. Amoy na amoy. Yan, okay na po siya. Yan na po siya. Lambot po niya. Sarap. Perfect po siya. Perfect para sa ating dinner. Spanish styled sardines na gawa sa bangus. Yan na po. Kain na po tayo ng hapunan natin. Siguradong mapapalaban tayo dito. Malambot ang kanyang tinik.